The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, Lord. Jesus said to his disciples, "As the Father has loved me, so I have loved you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you this so that my own joy may be in you and your joy be complete. This is my commandment: love one another as I have loved you. A man can have no greater love than to lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command you. I shall not call you servants anymore, because a servant does not know his master's business. I call you friends, because I have made known to you everything I have learned from my Father. You did not choose me. No, I chose you, and I commissioned you to go out and to bear fruit, fruit that will last. And then the Father will give you anything you ask him in my name. What I command you is to love one another." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We need to understand that there's no such things as a healing priest. There is no such thing as a healing priest. Only God heals. Only God heals. So stop following a healing priest. Do doctors heal? The answer is no. A good doctor gives a good diagnosis, but they never heals. They simply give a good diagnosis. And because they're able to give a good diagnosis, they give the good medicine. Hindi po ba, Doc? It is not the doctor who heals. It is not the doctor who heals. But it is important that the patient cooperates. Mahalagang mahalaga yon, di po ba? No? Kasi yung ibang pasyente, pag ayaw nila yung sinabi ng doktor, hahanap sila ng ibang doktor. Yun ang sakit ng ibang may sakit, di po ba? May naalala akong kwento na yung isang doktor, ha? Binigyan na niya yung gamot yung kanyang pamangkin, ano po, ay hindi ginawa. Hindi nakatiis yung doktor, iniumpog yung ulo ng kanyang pamangkin. Ano po? Kahit gano'ng kagaling ang doktor, pag hindi nakipag-cooperate ang pasyente, wala din. Di po ba? Ano? Pag ako ngayon nagsasabing ako'y diabetic, naku, ang dami ko natatanggap na messages kung paano dadayain ang pagkain. Oo. Hindi kung paano sila makakatulong, paano mo dadayain ang pagkain. Mga minamahal na mga kapatid, what is the first reading trying to tell us? If God will heal you, no one can prevent it. If God will not heal you, no one can insist. Because healing is a gift. Healing is a gift. Sabi nga nung isang matanda, "Father, i-pray over mo naman ako, ang taas ng blood sugar ko." Sabi ko, "Classmate tayo, alam ko yan. Bawasan niyo ho yung matatamis, bawasan yung ganyan." Kaso nakita ko siya sa Contis. Binabanata niya yung Mango Bravo. Ano po? Paborito ko yun eh. Oo, alam kong gaano kasakit makakita ng kumakain ng Mango Bravo. Ang alam ko lang sinasabi, ay, nakatikim na ako niyan.
Di ba? Binabanata niya, tapos magpapa-pray over siya. Sabi ko, Nanay, bawasan niyo kakakain ng mango bravo. Ano sabi niya sa akin? Pray over mo na lang ako pa. Yun ang mahirap eh. Di ba? Sabi ko sa paliguan ka man kayo ng holy water, di ka gagaling. We need to cooperate with the grace. It is by the grace of God that we are healed. Again, don't believe a priest saying they have the gift of healing. Wala. Only God heals. Only God heals. Ano po? Ano pong meron sa second reading? That you love God in spite of. You love God in spite of. Can you imagine? We are in Lourdes. Ano instruction ng Diyos kay Saint Bernadette? Humukay ka dyan. At merong spring na makikita ka. And from the water of the spring, healing will take place. Di ba? Healing will take place. Hundreds of thousands were healed. Alam niyo sa Fatima, ang pumupunta lang Katoliko. Katoliko lang ang pumupunta sa Fatima. Bakit? Hindi kaya ng Protestanteng sikmurain na pinagdadasal sila ng rosaryo. Hindi nila kaya yon. Pero dito sa Lourdes, hindi daw Lourdes, Lourdes. In Lourdes, lahat pumupunta dito. Protestante, Muslim, bakit? Naghahanap ng kagalingan, hindi po ba? No? What is ironic? What is ironic is that Saint Bernadette of Sobirou died of TB in the bones. Sabi nila, masakit daw yun. Ha? Masakit daw yun. Yun lang nanonood ka lang sa TB ng tuloy-tuloy, masakit sa katawan, hindi po ba? No? Lalo na kung ikaw ay may TB, hindi po ba? No? Oh, but di ba naman? You ask the doctor. At hindi naman ganun kadaling i-diagnose yun. She never complained. That was the amazing part of it. Yung siya'y nakaluhod, nag-scrub siya ng floor. Napakahirap daw pala nun. Pag ikaw may TB in the bones. She never complained. What is ironic? Ikaw yung ginawa ng Diyos na mensahero kung saan gagaling, pero ikaw yung namatay sa sakit. Diba, no? It is not a privilege that when you become an instrument of God, you will be spared. You will be spared from the suffering. Ano sabi ni Teresa ng Avila? 20 years siyang may sakit. Nagre-reklamo siya sa Diyos. Ano lang ang sagot ng Diyos? Ganyan ang aking pagpapadama sa mga taong mahal ko. Di ba? Kaya ano sabi ng Santa? Kaya wala kang kaibigan eh. Pinahihirapan mo. Oo nga naman, no? Ang hirap ng pag may sakit, nahirapan ka. Dokmaning. Mahal ka ng Diyos. Di ba ganun, ano? Ang hirap nung hindi ka makalakad, hindi ka natapos. Sabi mo, buti ka pa, love ka ni Lord. Di ba? Di ba, ano? Iyon na lang. Di ba? Mahirap talagang intindihin ang Diyos. But can you still love God in spite of? Can you still remain with God in spite of? That is the challenge. The joy is not because you were healed. The joy is because you remain in God. You remain in God. I have shared this before, that when I had a depression, of course,
Ang alam ko lang, pag-depress ka, hindi ka nakikinig. Hindi ka nakikinig. Ano lang sinasabi ng spiritual director? Sabi niya, grapple with it. Grapple with it. Harapin mo. Yapusin mo. Wala siyang ibang payo. Kulang na lang niya sabing, enjoy it. Just grapple with it. Struggle with it. Ano po? Struggle with it. Pero anong biyaya ang pinagkalob sa akin ng Diyos? The truth that I was able to say, Lord, alam mong hindi ko naiintindihan ang nangyayari. Ang alam ko lang ay mahal mo ako at mahal kita. That was the grace. I was able to remain with God. Ang problema ay bahagi ng buhay. Ang kabiguan ay bahagi ng buhay. Ang pagtitiis ay bahagi ng buhay. Ang kahirapan ay bahagi ng buhay. Ang kahinaan ay bahagi ng buhay. Ang pagpanaw ng mga mahal sa buhay ay bahagi ng buhay. Sadyang ang lahat ng mga bagay na ayaw natin ay bahagi ng buhay. When I had my stroke, my brother priest was asking me when the first time they saw me recovered. Sabi niya, naramdaman mo ba na malapit ka ng mamatay? Naramdaman mo ba? Ang sagot ko sa kanila, hindi pumasok sa isip ko yun eh. Kasi wala naman ako nakita mga namatay na nagpakita, di ba? Ano? Kasi pag mamamatay ka na ito, susuntuin ka ng kakamag-anak mo, hindi ba? Ano? Wala naman eh. Wala naman. Pero ano yung biyaya? The same when I had my depression. Lord, hindi ko alam kung ano nangyayari. Ni hindi ko kayang isipin anong mangyayari sa akin bilang pari kung ako ay paralyzed. Di ba? No? Gusto kong sabihin, kung ako lang ay magpa-paralyze, Lord, patayin mo na lang ako. Di ba? Kasi ang hirap nung hindi mo ma-imagine, nakahiga ka lang na ganyan, no? Di ba, no? Ang hirap yata. Pero hindi naman. Ano lang sabi ko, Lord, hindi ko naintindihan ito. Pero alam kong mahal mo ako at alam mong mahal kita. That's the grace. To be able to remain. To be able to remain. Di ba, no? Pag nawala ang cellphone mo na hindi mo makita, di ba, no? So, kaya mong isipin, alam ko mahal ako ni Lord. Di ba? At alam ko mahal ko si Lord. Sorry for the words. Baka bigla sabihin ni Diyos, ng Diyos eh, huwag mo kayo damay dyan. Di ba? No? Kasi kung katangahan mo naman, kaya nawala, di ba? Sorry ha, sorry. Hindi naman yun ang kwento. Di ba? Kung sakasakali lang, something bad happens. Can you still be able to remain in peace with God? That is the challenge. That is the challenge. The grace of the place is to be able to remain in the love of God. Understand the irony. Di ba? Ikaw yung doktor. Ikaw yung may sakit. No? Pag ikaw ba eh, pag sinabi mo ba, ay, ayaw ko doon sa doktor na yan, may sakit. Bakit? Pag sinabi ba, pag naging doktor ka, wala kang sakit? Hindi naman. Di ba? Mas naiintindihan nila ang karamdaman ng may sakit kasi may sakit sila eh. Doon ka pumunta. Ha? Mahirap pumunta sa doktor na hindi nagkakasakit. Oo, kung ano-ano na lang sasabihin sa iyo. Di ba? No? Katulad yan ng mga pari. Mahirap pumunta sa paring hindi nagkakasala. Kasi hindi nila naiintindihan ang habag ng Diyos. Only those who experience the pain, the suffering, the shame of being sinful can be an instrument of mercy. Of mercy.
My dear friends, my brothers and sisters, there is so much grace in this place. So much. More than you can imagine. If you only open your hearts to God, do not be afraid to tell the Lord, surprise me, O Lord. Surprise me. Anong magic word? Kung ikaw ay may sakit, just only say the word and I shall be healed. That's the magic word. Lord, just only say the word and I shall be healed. Regardless, spiritual, psychological, emotional, name it. Name it. Because what the grace, what we like to keep is understanding how does it mean to remain in God. A paralyzed woman, I read this from the book of Mother Teresa of Calcutta. When Mother Teresa approached the paralyzed woman, she was smiling, but she was completely paralyzed. And she asked, what made you smile in spite of your situation? Ano lang sabi ng matandang may sakit? Sabi niya, Mother, see, I can still move 3 fingers of my hand. 3 fingers of my hands. I can still pray the rosary. Oh? Baka ako, oh? Di ba? I can still pray the rosary. The grace to be able to see the gifts we have in spite of. Amen. Alam po ninyo, nakakatawa mang pakinggan minsan na yung taon ng kanilang pagsasama ay taon ng pagtitiis. No? Pero hindi magandang pakinggan. Sana yung mga lalaki, huwag nyo sinasabi yan. Ano po? Kasi si Mrs. din naman nagtiis. Di ba? Hindi lang makapagsabi yan. Ano po? Mas magandang sinasabing nagtiis dala ng pagmamahal. Ah. Ilang taon na yan? 34 na pagtitiis dala ng pagmamahal. Dugsungan mo naman. Kasi pwede magtiis ng walang pagmamahal, pero kahit kailan hindi pwede magmahal ng hindi marunong magtiis. Di ba? Pwede magbigay sa asawa ng walang pagmamahal, pero hindi kayo pwede magmahal, hindi kayo nagbibigay. No? Ano pa? Sabihin nyo sa akin, pagkakataon na. Pagkakataon na, sabihin na ano pa? Bahagi yan ang pagmamahal. Ano pa? Bahagi na pagmamahal. Sana hubugin ang ating buhay, dala na ating pagmamahal. Again, my brothers and sisters, there is so much for you in this place. Not because of Saint Bernadette, but because we are reminded how much we are loved. We are healed, not because we are worthy, but because we are loved. Keep that in mind. So, okay lang yun. Ay, hindi ako karapat dapat. Okay lang yun. At least sinabi mo yun. Pero, you will not be healed because you are worthy. You are healed because you are loved by God. You are loved by God. Pahabo lang. Di pa naman, gutom na kayo. Di pa naman. Alam naman niyo yung kwentong sinabihan yung matanda, babaha, umalis na ho kayo dyan. Sabi, ay, wala kayong mga pananampalataya. Ano? After 1 hour, naku, nasa second floor na si Lola. Pinansundo na bangka. Lola, tataas pa. Umalis na kayo dyan. Sabi ng matanda, wala kayong pananampalataya, alis kayo.
After 1 hour, nasa bubong na si Lola. Sinundo na helicopter. Ano po? Sabi, Lola, tataas pa. Lulubog ang bahay niyo. Sabi, wala kayong pananampalataya. Ano po? To cut the story short, namatay si Lola. Ano po? Nalunod. Nung nakita niya ang Diyos, sabi, bakit mo ako pinabayaan? Sabi ni Lord, tumigil ka. Wala pang baha, pinasundo na kita. Mahirap yung sinisisi natin ng Diyos, tayo naman may kasalanan, no? Open our eyes, our ears, and our hearts. My dear friends, my brothers and sisters, hold on to the love of God. What is important, regardless, God remains. Amen. The Lord be with you. And may Almighty God bless you and your family. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in love to to serve and love the Lord. Thanks be to God.